ko naman akala. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Lance at ni Ate Melissa. Nagko-content noon ng libreng sakay si Kuya Lance nang madaanan niya ang napakaganda at napaka-sexing babae nito. Tinanong niya ang babae kung may inaantay daw ba ito o pauwi na ito. Sabi naman ng babae ay, "Opo, pauwi na ako." Sabi naman ni Kuya Lance, "Kung gusto daw bang sumabay ng babae." Ngunit tumanggi naman ang dalaga sapagkat siguro ay wala pa siyang tiwala sa kakakilala niya lamang na driver. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Dahil doon ay hindi sumuko si Kuya Lance. Minakita niya ang kanyang mga ebidensya na siya ay isang vlogger at legit motovlogger. Kaya naman sa huli ay napapayag niya ang babae na maging part ng kanyang content at maisakay at maihatid pa uwi. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iban na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may tulong. Nung una ay parang wala pang tiwala ang babae sapagkat sino nga bang magtitiwala ka agad sa taong kakakilala mo pa lang. Ngunit nang ibigay ni Kuya Lance sa kanyang Facebook account, Facebook page, YouTube channel at ang kanyang plaka ay syempre nakumbinsi na ang babae. Kaya naman kinuha niya na ang kanyang helmet at sinuotan niya na ito. Habang sinusuotan niya ng helmet ang babae ay talagang nabibighani siya sa kagandahan nito. Napasabi pa siya, "Grabe ang ganda mo, kinikilig ako." Kinilig din naman si Ate Melissa. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Katapos ito ay tinanong ni Kuya Lance ang pangalan ng napakagandang babae. Sabi niya, "Melissa po yung pangalan ko." Natuwa naman si Kuya Lance sapagkat may bago na naman siyang nakilala dahil sa pagkocontent niya. Nalaman niya rin na 22 years old pa lang ang babae. At nandun din daw si Ate Melissa sapagkat sinamahan niya lang ang kanyang mga friends na mag-shopping. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Habang nagbabiyahe, ay syempre, nag-usap si Kuya Lance at si Ate Melissa. Nalaman din ni Kuya Lance na NBSB si Ate Melissa o ang ibig sabihin ay no boyfriend since birth. Pero sabi din ni Ate Melissa, "NBSB ako pero naghahanap na ako ngayon eh. Baka meron sa mga followers mong gusto ko or pwede ikaw." Kinilig naman si Kuya Lance. Sabi naman ni Kuya Lance, "Bawal eh, loyal ako." Sabi naman ni Ate Melissa, "Ah, loyal ka? So may girlfriend ka na." Sabi naman ni Kuya Lance, "Wala, basta loyal ako. Kahit wala akong girlfriend, loyal ako." Sabi naman ni Ate Melissa, "Grabe, parang nire-reject mo na ako ah."
natatawa naman si Kuya Lance. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Pagkatapos ng ilang minuto ay nagtanong kaagad ang babae at sabi niya, baka gusto mo mag-coffee tayo saglit, Kuya Lance, para lang makabawi ako sa libreng sakay mo sa akin. Siyempre, nahiya namang tumanggi si Kuya Lance sapagkat ito daw ay hiling ng kanyang bagong kaibigan. Kaya naman, sinamahan niya si Ate Melissa mag-coffee nang sa ganon ay makapag-bonding na rin sila. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Habang nasa Starbucks, ay napa-face reveal na din si Ate Melissa at talagang napakaganda nito. Sabi ni Kuya Lance, nag-aaral ka pa? Sabi naman ni Ate Melissa, opo, graduating na po. Sabi naman ni Kuya Lance, ano kayo sana kita ng scholarship program ko eh. Sabi naman ni Ate Melissa, ha? Ano po yun? Sabi naman ni Kuya Lance, may scholarship program kasi ako and yung pag-aaralan mo lang doon is mahalin ako. Kinilig naman si Ate Melissa. Dagdag pa ni Kuya Lance, ako nang babayad ng tuition mo, basta pag-aralan mo lang na mahalin ako. Natawa naman si Ate Melissa. Sabi ni Kuya Lance, joke lang yun ha, baka sabihin mo landi-landi ko. Sabi naman ni Ate Melissa, joke lang ba yun? Sayang, payag na sana ako. Kinilig naman si Kuya Lance. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo, ay nabihan ako. Para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may tulong. Oh, my angel, angel. Sila ay nagbonding na at nag-coffee ng magkasama sa Starbucks. Napatanong din si Ate Melissa, sabi niya, umiinom po ba kayo, Kuya Lance? Sabi naman ni Kuya Lance, oo naman, paminsan-minsan pag may occasion, and depende sa nagyayaya, syempre. Sabi naman ni Ate Melissa, paano pag ako yung nagyaya? Kinilig naman si Kuya Lance. Sabi naman ni Kuya Lance, syempre pwedeng-pwede. Pero tingnan ko lang schedule ko bukas kung pwede ako. Kinilig naman si Ate Melissa sapagkat nagkaroon ng chance na makakasama niya muli si Kuya Lance kinabukasan. Pagtapos nito, ay hanitid na ni Kuya Lance si Ate Melissa sa kanyang destinasyon pauwi. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo, ay nabihan ako. Para bang iba na Mr. Cupido, ako na may tulong. Oh, my angel. Karating na sila sa destinasyon, inalok pa ni Ate Melissa na kung pwede daw umakyat sa unit niya si Kuya Lance para lamang daw minom ng tubig o makipagkwentuhan pa. Ngunit tumanggi na si Kuya Lance sapagkat may gagawin pa daw siya at baka may masama pang mangyari. Hanggang dito na lang ang ating update sa nakakakilig
at talaga namang napaka-sweet na storya nila Kuya Lance at ni Ate Melissa. Maraming salamat sa panonood. Bye!